Sabi doon na ito ay aking ibabahagi ang kwento ng isang grupo na nakahukay ng mga ginto kung saan ay agad nila itong pinaghatian bago sila tuluyang naghiwa-hiwalay ng landas. May isang grupo ang naghukay sa loob ng isang kagubatan. Matagal na nila itong hinuhukay at binabalik-balikan ng ilang beses. Dahil dito, maraming mga tao ang nakakakita sa kanila na pumapasok sa loob ng gubat para maghukay. Ang hindi nila alam ay may isang tao na sikretong nagmamanman sa kanilang operasyon. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, walang kamuwang-muwang ang grupo na laging may nagmamanman na isang tao sa kanilang paligid. Mahirap siyang mapansin dahil ang kanilang hinuhukay na lugar ay may maraming mga puno at matataas na damo. Maliban dito ay marami na rin mga naglalakihang bato. Lumipas ang mga araw ay matagumpay na nadatnan ng grupo ang deposito. Kanilang inilabas sa hukay ang isang lumang kahon. At nang ito ay kanilang binuksan, ito ay naglalaman ng mga gold bars o ginto. Ngunit sa di kalayuan ay ang taong nagmamanman na agad naman niyang kinontak ang kanyang mga kasamahan. Agad na pinaghatian ng grupo ang mga ginto na kanilang hinukay. Lahat sila ay may pantay-pantay na hatian dahil kung pantay ang hatian ay mas madali o mas mabilis itong hatiin. Pero paano kaya kung meron silang mga miyembro na gustong manlamang para lamang magkaroon ng mas malaking hati? Ang mangyayari dito ay maaaring tumagal ang kanilang hatian at tuluyang maabutan ng mga masasamang tao na gustong umagaw sa kanilang nahukay. Dahil sa pantay ang hatian ng bawat miyembro ng grupo, mabilis ang kanilang isinagawang hatian. At mula dito ay naghiwa-hiwalay sila o nagkanya-kanya sila ng sariling landas. Iniwan na nila ang kanilang mga gamit sa lugar dahil sa sadyang mabigat ang kanilang mga dala. Ngunit ang isang miyembro ng grupo ay dumaan sa lugar na kanilang laging dinadaanan. At sa hindi inaasahang pangyayari, maraming mga kalalakihan ang biglang lumabas at siya ay hinarang. Ang mga kalalakihang ito ay kasamahan ng taong nagmanman sa kanilang operasyon. Siya ay sinaktan at inagaw ang kanyang mabigat na dala. Pinilit din siyang sabihin kung saan dumaan ang kanyang ibang mga kasamahan. Ngunit hindi talaga niya alam at wala siyang ideya dahil sa sila ay sadyang nagkanya-kanya matapos ang kanilang hatian. Matapos siyang saktan at agawin ang kanyang mabigat na dala,
siya ay iniwan para habulin ang kanyang ibang mga kasamahan. Mabuti na lamang at siya ay hindi pinaslang. Pero sa paglipas ng mga araw, ang kaawa-awang miyembro ng grupo ay binabalik-balikan ng mga kalalakihan sa kanyang sariling tahanan para takutin upang sabihin kung saan nagtatago ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa wala talaga siyang ideya, laging pananakit ang kanyang inaabot. Isang araw, may dumating na isang sasakyan sa kanyang tahanan. Nang kanyang makita ang taong nagmamaneho sa loob nito, agad niya itong namukhaan. Siya ay isa sa kanyang dating mga kasamahan. Agad siyang tinawag ng kanyang dating kasamahan na sumakay sa kanyang sasakyan. At nang siya ay nakasakay, mabilis na umalis sa lugar ang naturang sasakyan. Sila ay nagpunta sa isang pribadong lugar. At sa lugar na ito, dito nagkita-kita ang lahat ng dating grupo. Kanilang nabalitaan kung ano ang nangyari sa kanilang kasamahan na inagaw ang kanyang hati at patuloy na kinakawawa ng mga masasamang tao. Dahil dito, kanilang napag-usapan at napagkasunduan na siya ay bigyang muli ng hati. At mula dito ay nagbago ang kanyang buhay. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwal. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Maraming salamat at iyong pinanood ang video na ito hanggang sa pinakahuling bahagi na ito.